Kumusta kayong lahat? Welcome sa Heartbeat Doc Channel. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa channel na ito. Maraming salamat sa pag-like, pag-share ng mga videos at sa pagdalagay ng mga comments. I will try my best na sagutin silang lahat. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang common na supplement na ginagamit para maiwasan ang sakit sa puso. Yon ay ang omega-3 fatty acids or mga fish oil. Kung gusto nyong malaman kung ano ang latest sa fish oil supplement, kung ito ba talaga ay nakakatulong, worth it ba talaga na i-take ito araw-araw, o kung in fact wala naman itong epekto or worse, ito ay nakasasama sa ating kalusugan, tara samahan nyo ako sa video na ito. Marami ng pag-aaral ang nagawa tungkol sa fish oil at sa omega-3 fatty acid. Na-establish na ng mga studies before na ang pagkain ng 2 servings ng mga isda o mga pagkain na mataas sa omega-3 fatty acid ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa puso at ng mga complications nito, particularly yung pagkakaroon ng baradong ugat sa puso at pagkakaroon ng heart attack, even ng stroke, at pagkamatay sa mga cardiovascular diseases na ito. Sa recommendations, sa diet, nire-recommend tayo na magkaroon ng at least 2 servings ng mga fatty fish na mayaman sa omega-3 fatty acid kada linggo. Ang isang serving ay 3/4 cup o kaya naman ay 20 grams or 3 ounces ng fatty fish at ito ay magdudulot sa atin ng kinakailangan natin ng omega-3 fatty acid na parte ng isang kinukonsidera na healthy heart diet. Pag ito ay ginagawa, napatunayan na na bumababa ang risk na magkaroon eventually ng sakit sa puso at pagkakaroon ng mga complications na nabanggit ko kanina. Ang mga isda na mayaman na source ng omega-3 fatty acid ay ang mackerel, ang herring, sardines, salmon, ganun din ang anchovies. Ang oysters ay mayaman din source ng omega-3 fatty acid. Ang chia seeds at flax seeds ay mga mayaman din sa omega-3 fatty acid. So kung tayo ay may regular na intake nito in 1 week, mas mababa ang ating chance na magkaroon ng sakit sa puso in the future. Pero hindi naman sa lahat sa atin ay mahilig sa isda o kaya naman ay nakakabili ng isda regularly. Hindi lang dahil sa presyo nito kundi sa access din. Lalo na yung mga lugar na malalayo naman din sa dagat or sources ng seafood. Alternative dyan, ang pag-inom ng mga fish oil supplements na widely available. In fact, tulad na nabanggit ko kanina, ang fish oil supplements ay isa sa mga widely used o ginagamit sa buong mundo na supplements. Marami pa itong mga ibang health benefits bukod sa puso, pero since I am a cardiologist, yung sa puso lang muna, doon tayo magko-concentrate. Ang isa pang advantage ng pag-inom ng supplement ng fish oil ay potentially dahil ito ay napaprocess na, ay pwedeng mas mababa ito sa mercury. Ang mercury ay isang importanteng contaminant na unfortunately nasa ating mga dagat, kaya yung mga isda ay pwedeng magkaroon ng high content ng mercury na ayaw naman natin sapagkat ang mercury ay pwede maging sanhi ng maraming sakit sa ating katawan. Sa isang malaking systematic review or meta-analysis na publish noong 2021 sa eClinical Medicine, ito ay parte ng Lancet Group na isang reliable source ng medical information sa medical community. Pag na-publish sa kanila, mas nakasisiguro tayo na ang information ay reliable at inaral ng mabuti. Sa meta-analysis na to, tinignan nila ang resulta ng 38 na mga studies involving nearly 150,000 individuals at tinignan nila dito ang epekto ng regular na pag-inom ng supplement ng fish oil. At sa kanilang pag-aaral, napakita nila na ang regular na pagtake ng fish oil ay nakakababa ng pagkakaroon ng sakit sa puso at pagkamatay dahil dito. Unfortunately, may nakita ring bad signal sapagkat nakita nila doon na tumataas ang risk ng pagkakaroon ng irregular na heartbeat na tinatawag naming atrial fibrillation. Meron na rin ako mga videos na nagawa tungkol sa atrial fibrillation at ano ang mga complications nito at paano ito ginagamot at potentially kung paano ito may iwasan. So sa study na yon, although na ipakita na nakakapagpababa ng risk ng pagkamatay dahil sa sakit sa puso ang pag-regular na pagtake ng fish oil, meron itong pagtaas ng atrial fibrillation o ng irregular heartbeat na pwede rin mauwi sa pagtaas ng stroke sa mga tao na mayroong atrial fibrillation. Ang mga findings na ito ay napakita rin sa isang mas bagong research na na-publish naman sa British Medical Journal or BMJ
Ang BMJ ay isa ding reliable journal tulad ng The Lancet. At sa malaking study na to na na-publish noong April 2024, ito naman ay hindi meta-analysis kundi ito ay isang malaking pag-aaral sa grupo ng mga tao sa United Kingdom. Sila ay nabibilang sa tinatawag na UK Biobank. Ito ay depository ng mga records ng mga pasyente na na-follow up ng 11 to 12 years. So mahaba ang kanilang follow up at tinignan nila dito yung mga tao na umiinom ng regularly ng fish oil kumpara sa mga tao na hindi, at tinignan nila ito sa dalawang klase ng mga participants. Yung mga participants sa unang grupo ay mga healthy at wala pang sakit sa puso, at yung participants sa pangalawang grupo, tinignan nila dito, sila ay meron ng abnormality sa heartbeat at sakit sa puso. Doon sa unang grupo, napakita nila na indeed ang pag-inom regularly ng fish oil ay nakakataas ng pagkakaroon ng irregular heartbeat ng atrial fibrillation at potentially nakakataas ng pagkakaroon ng risk ng stroke. However, tulad ng mga ibang studies na nagawa na dati, ang mga pasyente na may sakit na sa puso na regular na umiinom ng fish oil ay mas mababa ang risk na magkaroon ng pagkamatay dahil sa sakit sa puso at pagkakaroon pa ng ibang complications. So kung ating mapapansin, iba ang epekto ng fish oil sa mga pasyenteng wala pang sakit sa puso at mga pasyenteng may sakit na sa puso. Base sa mga resulta ng mga studies na to, ano ang pwede nating gawin? Unang-una, mas maganda talagang source ng omega-3 fatty acid ang mga pagkain na nabanggit ko kanina. Pero uulitin ko, hindi tayo lahat ay mahilig sa isda. Hindi tayo lahat ay may access na bumili at kumain ng isda ng at least 2 times a week. So pwede nga ba nating gamitin ang fish oil? Ang isang serving ng fatty fish na nabanggit ko kanina na 3/4 cup or 20 grams ng fatty fish ay in fact equal sa fish oil na 500 to 600 milligrams per capsule. So kung ating titignan at ikukumpara ito sa 2 servings sa mga healthy individuals, okay na na uminom ng 2 capsules lang kada linggo ng fish oil and not more than that. Kasi nabanggit nga dun sa dalawang study na malaki kanina na ang regular na pag-inom araw-araw ng fish oil supplement ay nakakataas ng risk ng irregularity sa heartbeat at pagkakaroon ng stroke. Sa mga pasyente naman na mayroon ng sakit sa puso, ang American Heart Association ay may recommendation na magkaroon sila ng intake na 1,000 milligrams or 1 gram ng fish oil. So it means sila ay mas kakain ng maraming isda or pwede silang mag-take ng supplements na araw-araw kasi napatunayan na sa mga studies na sila ang nagbe-benefit sa pag-take ng fish oil. At ine-echo din or inuulit ng American Heart Association na sa mga pasyente or sa mga individuals na wala pang sakit sa puso, hindi nila nire-recommend ang pag-inom ng fish oil dahil nga sa mga resulta na nabanggit ko kanina. Kaya importante na kung iniisip natin na tayo ay mag-take ng fish oil para sa supplement, importante na malaman natin ano nga ba ang resulta ng mga researches at importante din na magpatingin tayo sa ating doktor at magkaroon ng professional advice na galing sa kanila. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. Kung sa tingin ninyo ay mayroon kayong kamag-anak o kakilala na makikinabang din sa mga ganitong kaalaman, please share and like the videos. At kung hindi naman too much to ask, please subscribe to this channel as well. I will see you next time para sa mga marami pang health information, lalo na sa pag-iwas ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Maraming salamat!